mga ano natin, mga karyawan. So, ang dami. Yung limasag natin, mga karyawan. Yan, magandang umaga mga karepa peeps. Kasama natin si Bapang Teban. Ayan, no? So tara, pasyal tayo sa farm to mga karepa peeps. So yan. So ito yung mga ano natin mga karepa peeps. So ang dami mga pato. Tsaka mga pato. Tapos may mga itik-itik pa. Nangitlog ba itong mga itik na to, Teb? Nangitlog yan araw-araw? Oo, nangitlog. Oo. Ah, okay. So yun mga karepa peeps. Pero ang daming mga ano, daming mga pabo. Tataba, no? Oo, tataba. Tapos may mga ano din, may mga kambing. So yan mga karepa peeps. Ito yung, kung nakikita nyo yan, yan. Mga ano na yan, yung mga mangga na yan. Namumunga na yan. Kaso hindi pa panahon ngayon. So yung lupa malambot kaya medyo limited lang yung ano natin access. Baka lumubog yung ano natin mga pa. Ang laki pala ng lupa, ang laki ng ano lupain ng ano ng Morales farm. Pero ba parang payat ito, tiba? Ano, hindi ba paano yun? Alas ilang linggo pa lang yun. Ah, ano lang to? Ilan na yung ano? Ilan na yung mga kambing? Lumatalas na, bibenta din kami. Benef na namin yung nakaraan. Ah! Na, so ito mga to? Mga native yan, mga mid-type. Okay. So yun pala mga karepa peeps, binibenta pala nila yung mga ano, itong mga kambing. Itong mga pabo, binibenta din? Hindi, oh, bibenta pag dumami na. Kaso bago pa lang sila eh. Anong kinakain ng mga to? Mga ano din, mga darak, ganyan. Integra. So may mga ano din pala to, mga pagkain na dapat last mong itlog yan, mga 24, 18. Alin yung mga ano? Pero may niluto na, 12 yan, alam mo, 15 yata. Itong mga ano, may mga naglilimlim na nito, itong mga pato. Oo. Pag tag-ulan yung bit, tatanggalin yung tugay. Tara, check natin yung ano, mga ano nila, mga karepa peeps. Ito, ano nakatira dito, Teb? Yung mga batang pabo, pag nasa 2 to 3 months, papakawalan na. Ah, okay. So, dito muna sila magpapalakas. Oo. Dito sila muna magpapalakas. After lumakas ng mga yung mga pabo, dun yung papakawalan na. So, yun. Mga ilang buwan bago mo siya papakawalan? 2 to 3 months. 2 to 3 months, yun. Kasi pag bagong pisa, hindi pwede. Matatalo lang sila sa mga ano, mga bibe. Etong mga bibe naman, ganun din ang ginagawa. Oo, ganun din. Siguro ganun din, no. Pag medyo malakas na, doon yung pakakawalan. Oo. 2 to 3 months pa rin. Ano to, magkakapatid lahat 'yan? Oo, magkakapatid. Yun. Dami din pala, no. Sa isang ano, sa isang pato, siguro mga 14, 15 siguro, no. Kaya hanggang 18. Pag yung mga hinahina 'yon. Oo. Binebenta rin namin 'yan. Oo, 'yun. Kung gusto niyo bumili ng mga bibe o pato, mga pabo, kambing, punta lang kayo dito sa ano? Sa ano mga karepa peeps? Dito sa Morales Farm. Yun, nagbebenta pala sila. Tsaka mga ano, mamaya, makikita niyo rin mamaya mga karepa peeps. Napakita natin yung mga, alam mo, yung mga ibon, no? Yun, binibenta rin. Tsaka mga ano doon? Yung mga rabbit. Rabbit. So, balikan natin ito. Ano yung mga dito? Itlog? Yung mga itlog dito? Itlog? Pag tag-ulan talaga, tatanggalin yung mga itlog. Sige, buksan mo. Sige. Okay. Okay na? Okay na. Nakabukas. Pero alam mo ba, itong mga tae ng mga ano na to, ng mga manok, yung mga pato, manok, yan, maganda yung pataba sa halaman. Oo. Di ba? Lalo yung mga kambing. Oo. Ayan, pwede mong kunin yan. Lagay mo sa halaman. Kung magtatanim ka ng mga kalabasa, sitaw, sigurado mataba. Kasi magandang fertilizer to mga karepa peeps. Ayan, ang dami. So yun mga karepa peeps. Siguro nasa ano to, mga nasa mahigit 1,000 square meter to, itong sa likod na to.
Tapos maraming puno ng mangga. Itong mga mangga na to, siguro magbubunga yan, ay mamumulaklak yan mga bandang December. December yan. Alam ko yan. Alam ko yan mga karefaklips. Yung mga ganyang simple, basic na yan. Alam, paano masabi? Tapos yung mga pag-aalaga ng mga yan, basic din ang mga yan. Tinatanong ko lang si ano, si Papa. Kung alam niya. Pero alam natin yan. Dahil duman tayo sa mga ganyang pag-aalaga ng mga animalis naman yan, mga karefaklips. Animalis? Ba't ka tatawa? May sila ba ako? Malakas ang kita dyan, malakas ang kita. Malakas ang kita, yun. So, every month na ba kumikita kayo? Hindi. Minsan, hindi kami nagtatanggal. Kasi, pag agad ka nagtanggal, tas wala kang matitira dito. Siyempre, kailangan mong paikutin lahat ng lahi nila. Ayun. Pag kasi nag-stick ka sa isang lahi, paliit-paliit sila. Ah, okay. So, parang ano lang din, halimbawa, kung mabebenta tong isa, so meron ka na naka-prepare na isa sa ibang batch. Ibang batch. Maganda yun. So, gano'ng karami na ano, yung mga halimbawa itong mga bibe. Pinakamaraming bibe na benta? Na breed. Siguro kahit 100, 200, wala mga nun. 120 ganyan. Oh, dami nun. Dami. Dami nun. Tapos pag 120, yung kalahati, yun ang babenta namin. So sa ano naman, sa mga pato, magkano naman? Para alam ng mga karepa groups natin, kung pupunta sila dito, alam nila yung presyo. Depende, pag nasa 1 month old, nasa 60 pesos or 50 pesos. Oh, malaki na yun. Malaki na yun. Pang ilang kilo na yun? Wala, ano yan, depende sa buyer. Mm-hmm. Kung yung bibili niya, kung yung ready to cook, o ano yun, yung aalagaan like, muna. Maalagaan yun, no? Kung magpapalahi, ganyan. Basta marunong sila magpa-reserve kasi unahan lang yun eh. Ah, okay. So ngayon, wala mo nang bentahan? Wala muna. Dahil yun, nagpapalaki pa nga. Tsaka tag-ulan, pag-tag-ulan. Pagkaras ng tag-ulan, doon ulit mag-breed. Nagkakasakit din ang mga yan, di ba? Oo. Di ba? Nagkakasakit ang mga yan. Oo. So, yun ang hirap. Anong binibigyan yung ano sa vitamins. Kanila? Vitamins. Vitamins. Dati kasi nung ako rin nag-aalaga sa bahay nila, inang, yung mga ganyan, pag nakarami na ako ng mga pabo, ay yung mga bibi na yan, alam mo yung mga giniagawa mo na bumabaluktot pag ganun, anong ibig sabihin nun? Sakit na yan sa vitamins, hindi or, hindi mo maiiwasan magkasakit sila eh, parang ano rin yan, parang sa mga baboy, parang FMD. Ganun. Pero dapat sagana sila sa vitamins. Oo. Para maiwasan yung mga ganun ano. Yun ang number one na ano. Ang kinaganda naman dyan, bihira lang sila magkasakit. Kaya kung may magkakasakit, hiwalay agad. Taka, ayun. Pero sa bagay, pwede mo siyang i-isolate para hindi maghawa-hawa yung mga ano, di ba? Yung mga pato. Tulad nito. Yan nasa mag-1 month. Lalaki to. Tingko lalaki to. Oo, lalaki yan. Kasi alam mo, alam ko mga yan. Tingnan mo yung katawan niya, mahaba. Tapos ilan yung inahin mo? Nasa 20 pieces. Yung mga inahin? Oo, 20 pero ngayon wala pang naglilimlim. Wala, tinanggal lahat ng pugad. Pero may minsan sa mga pato, minsan kahit gumawa ka ng mga itlugan nila na lugar, di ba? Minsan di ba parin? Meron bang na-experience nyo ba yun? Oo. Saan sila nangingitlog? Dapat nangingitlog sila sa mga madilim na part. Mm. Para safety yung itlog nila. Hindi, ibig ko sabihin, meron ba dito sa mga ano mo mga inahin na nangitlog sila, bandaro? Tapos pinupulot na lang. Oh, di ba? So, ganun yun sa mga, alam natin yan, basic na basic. Jesus Mary Joseph. Trapot na tayo sa mga ano, sa mga halaman at saka sa mga ibon, mga karepawis. Let's go. Dito naman tayo mga karepawis sa halaman na ni Morales Farm. Ayos ba? Morales Farm yan, mga karepawis. So, ito mga karepa peeps, itong mga halaman na ito, sari-sari, parang ano lang to, parang yung kanta na ano, sari-sari, bahay kubo, bahay kubo, ayun, parang ganun lang, kompleto, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke, hindi mo na kailangan pumunta ng mall or supermarket, para bumili ng kulay, kung masipag ka lang. Dito lang sa bahay mo, meron ka pagkain. Di ba mga karepopis? Masipag ka lang. Siguro, misan, kung gusto mo ng mga manok, meron ka ba? Meron ka. Meron ka mga manok lang, yung mga pato, kasaka ba?
Di ba? Kung nasa Maynila kayo, no? Okay pa yan. Pero kung nasa dito sa mga probinsyang ganito, ang lawak-lawak ng lupa. Hindi mo na kailangan, hindi mo na problema ang pagkain mo. Di ba? Ganito, may papaya. Mga ilang buwan na lang to. Yan, may mga bulaklak na to. Pero may tuturo lang ako sa inyo. Kung gusto nyong maging ano lang to, yung maliit, pero magkakabunga siya. Yung ginagawa ng mga ano, binibiyak ito. Binibiyak ito yung katawan niya. Tapos kung gusto mo, ibaluktot. Parang hindi na siya tatangkad. Binabaluktot to eh. Hindi na siya tatangkad. Gaganon lang katawan niya, no? Chachap-chapin lang. Tapos, ibababa ang ganun. Kaya gusto mo, patumba. Anong gusto mo, basta yun. At least hindi pag kumukinuha mo yung bunga niya, hindi ka naakyat. Yun ang mga ano sa mga papaya. Tapos meron din mga bule, oh. Mga bule. Yung mga bule na to, masarap ito sa ano. Saan ba masarap ito? Sa... Ang niluluto ang bule. Parang... Matagal na nun. Nung... Tagal ko hindi kumakain ng bule. Parang niluluto ni nanay dito, ano eh. Dati. Kasama ba ito sa ano? Sa pansit? Pero ako kasama. Pansit? Ay, hindi ko alam sigurado. Si Inang ano yan? Sa mga... Hilaga? Si Inang, sardines. Ah, yun. Oo, sardinas. Ayun. O, tama. Pwede mo siyang isa sa sardinas. Yung mga bule. Pakita mo, Tibo. Ito yung mga bule na tinatay. Bule ang tawag namin dito sa Kabampangan. Hindi ko alam sa Tagalog. Mga karepa, peeps. Ayan, o. Mga bule. Parang ano siya, yung... May ano siya ng string beans. Yung beans na nabibili natin sa mga ano, sa supermarket. So ito lang. Ito, yung katawan niyo. So ito, tumatagal. Tingnan yung katawan niyo, matanda na. Parang tingin mo, parang ano na eh, patay na. Pero yung kanyang mga ano, yung mga kanyang mga, tang dito, sangay, buhay na buhay pa rin. Tapos ito, ito namunga na to. No, namunga na to, no? Ano na lang to, parang pinutol-putol, parang pag oras, pag time na nila, doon na naman sila usbong, no? Itong mga talong, hindi mo kailangan patayin, di ba? Hindi mo kailangan patayin, putulin mo lang. Kasi pagdating ng ano, pagdating ng panahon nila, tutubo naman yun, tulad nito, tutubo sila. So yun ang tip sa mga talong, hindi mo kailangan patayin, putulin mo lang. May mga, ano to, tip? Ano to? Sile. Oh, sile. Ano? Kalabasa. Oh, mahal lang. Sa UAE, ang mamahal ng sile. Dito, oh. Dito lang, sa garden lang. Sabi ko sa inyo, dito lang sa garden, makukuha niyo mga to. Ito, upo. Di ba? Upo to? Upo. Upo yan. Alam ko to. Upo yan. Meron tayong mga, ano dyan? Meron tayong mga... Langka. Okra. Ayun, mga talbos, tangkamote. Meron tayo sa UAE niyan. Nakakuha na ba kayo laman yan? Di ba? Hindi pa. Ano laman yan? May mga ube? Hindi ko lang sigurado. Ayun. Ah, may mga tubo pa. Pakita natin yung mga tubo. Yan yung mga tubo. Pero alam nyo ba mga karepa pips? Ano bang patabang ginagamit dito? Ang ginagamit na pataba, yung sinasabi ko kanina, yung ginagamit nila. Di ba? Matataba yung mga ano, tataba ng mga halaman, no? Matataba, oh. Tinan mo to, oh. Ganda. Tinan mo to, diba? Close up mo to. Tinan mo, yung talbos ng kamote, oh. Oh, di ba? Taba? Mga sustansya pa. Ito mga to, hindi ba mga ano to? Mga spinach na mga to? Hindi. Ligaw yan, ligaw. Ligaw? Oh. Parang ano yun ah. Pelikula yun ah. Yung ligaw. Pelikula ba yun? Teleserye, ligaw? Teleserye yun. Teleserye yun. Alam natin yan. Kaya nasa ibang bansa tayo. Alam natin yung mga teleserye dito. Tingnan natin yung ano. Yung mga ibon. Ha? Let's go. Tatawa sila mga karepa. Takas ito! Ayan! Ayan mga okra! Ayan! Tingnan mo! Ayan o! Ayan o! Tingnan mo! May mga bunga na yung mga okra! Oo! Oh, ayun! Papakita natin mga yan o! Oh. Ito tibo! Pwede nang ano to! Pwede nang harvestin to! Ito yung magagandang mga ano, mga size na pwedeng harvestin. Yung mga malalambot. Di ba? Tingin ko ano to, violet siguro to. Ah. Kasi violet ang laman niya eh. Ay, violet ang dahon niya eh. Violet ang laman yan. Dami natin, dami mga laman dito. Mga abukado. Nagmumunga na ba yung abukado na yan?
Hindi pa bata pa. Ito kalamansi. Ayan. Ayan, may mga bunga ng kalamansi. Kalamansi ay kalamansi. Kamansi. Ano ba sa Tagalog ang kamansi? Ayun na yata. Kapampangan kasi yan, mga karepobis. Ang alam ko lang, kapampangan kasi. Ah, mga karepobis. So. Ah, mulberry. Ayan. Kainin natin, mga karepobis. Pwede bang kainin to? Pwede kainin to? Pwede kainin? Ah, kainin natin to, mga karepobis. So. Inugasan pa to? Ay, hindi, malinis na. Malinis na to? Ayun. Tignan natin. Matamis. Tamis niya. Kunin mo lang ano, ng... Action. Karepa-pips, oh. Oh. Mga lalaki lahat, oh? Dalawang lalaki, isang babae. Excuse me po. Ano to? Abangan nilang gagawin natin dito, ano? Abangan nyo yan sa next video natin, mga karepa-pips. Abangan nyo kung anong gagawin natin dito sa ating mga, ano, sa ating mga rabbit. Actually, di ako kumakain ng rabbit. Pero, tingnan natin, mga karepa-pips, kung kakaya nating kumain ng rabbit. Masarap daw eh. Sabi ni Papa eh. Ano, Bap? Masarap ba to? Masarap. Ano lasa niya, Bap? Parang manok lang. Manok? Wala pang kolesterol. Hindi siya malansa. Hindi, hindi. Okay, so tingnan natin. First time ko kumain ng mga rabbit, mga sinalis ako ni Papa. So ito, kasama natin si... Si Apo. May Apo. Dito ka, Apo! Kaya may Apo na ako, mga karepo. So tara, punta tayo sa mga iba pang alaman doon. So ito yung ano, mga karepa peeps, mangguelas ang tawag dito. Ayan, maasim at parang ano lang, siniguelas at saka pinagmangga, pinagalang mo yun. Parang ganun ang lasa daw. Ito, liit lang ng ano, ng mga kamatis. Ay, nakamatis. Atis. Atis. Ayan, may bunga na, may mga atis, oh. Tapos may mga dragon fruit. Dragon fruit, oh, ayan, oh. Dito lang, meron 'yan, ayan, oh, mga orchids. Tapos, ayan, oh. Ayan, ito lang, napakasimple lang dito sa barrio, sa probinsya, mga karepa-pips. Ang daming mga alaman, no. Oh. Yeah. Oh. Ang mahal ng mga tanglad, oh. Ayun, no. Ayun, no. Dito mura, ano lang, libre lang. Sabi ko nga, kung may lupa ka lang na lupa ka lang, maliit na lupa. Maano mo, yung ano mo, yung mga ulam mo dito lang. Pakita mo pa yung sambal. Oo. Tama, sakto. Nagahan ka, naglilinis. Ito, ho. Tip, ho. Uy, may inog, ho. Oh, nakachempo tayo. Oh, nakachempo tayo, mga karepa, pips, ho. Oh. Oh, okay. Tiyo, pwede pa to. Tagal ko lang hindi ko makakain ng kamatis. Atis! Atis ko, atis. Tagal ko nung hindi nakakain ng atis, mga karepa peeps. Nasisira lang, oh. Sayang. Suma na. Saka. Matamis siya. Matamis. Oh. Yan, oh. Tingnan nyo, tamis niya, mga karepa peeps, oh. Sabi, naka-ano pa tayo, naka-isa pa tayo ng atis. Nakatikim tayo ng atis. Ang mga mahal nito sa Iway,
Ayun. Thank you. So ayun mga karepa peeps. Sana nag-enjoy kayo sa pag-vlog natin ngayon dito sa Morales Farm. So kasama ko yung mga apo ko, si Heben at saka si Rap Rap. So kita tayo ulit sa next video mga karepa peeps. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.